So, what's up? What's up? Ang linis ng setup natin. No? Nakita niyo rin naman sa ano natin, sa thumbnail natin, ang linis. Pero for thumbnail lang 'yan. Hindi 'yan ganyan kalinis, okay? So, guys, we're going to play COD Mobile. Nakita niyo naman sa thumbnail, COD 'yung nakalagay. We're going to play COD Mobile using keyboard and mouse. Okay? Boom. Okay 'yan. 'Yan ang kailangan natin para makalaro tayo ng COD Mobile using keyboard and mouse. Okay, so sa halaga na 'to, iko-compute natin konti, lalagay ko 'yung presyo. Ito is 'yan. 500 to 600. May group naman dyan na pwedeng makabili ng around 400. 350 pinakamababa. Itong iPega. Yan, yung iPega na yan. So, ito yung kailangan natin talaga. Hindi natin ito malalaro. Hindi natin ito mapapagana kung wala to. So, ito yung medyo pricey. Okay. 500 to 600. Shop yun. Then, next natin is itong keyboard. Guys, sa mga nagtatanong, any keyboard, kahit anong keyboard na gana. Kahit yung mga malalaking keyboard, kahit ano, basta keyboard. Okay, so siguro sa iba may issue yung mga ang Bluetooth keyboard, yung may dongle. Siguro may issue yon. Okay, so mamaya explain ko sa inyo. Ito, halaga nito is 320 or 350 ata. Lalagay ko yung link sa baba. Sa Shopee ko lang siya binili. Ay, sa Lazada ko siya binili. Okay. Maganda to, Tilex yung tatak. Then, ito, lalagay ko rin yung link. I think mga nasa 200 to 250 itong mouse na to. Gaming mouse to. Although, ito, marami itong button, yung 1, 2 extra button. Hindi naman siya gagana dito sa iPega. Okay. Then, tanggalin muna natin yan. Itong setup na to, hindi yan ganyan. Malinis lang yan. Nilinis ko lang. Pero hindi talaga dapat ganyan kakalabasan yan. Kakalabasan yan is ito yung mga wire. Okay? So, papakita ko sa inyo paano i-set up sa umpisa. Then, mamaya gameplay tayo. Papakita ko rin sa inyo. So, sundin nyo lang to. Then, yung mga tanong nyo, mga kaibigan ko dyan, mga nagsubscribe. Mga tanong nyo, sasagutin rin natin mamaya. Okay? So, syempre, unang-una, ito, kailangan mo to. Ito ang pinakapuso natin yan, okay? So, step by step natin, gagawin natin to, okay? So, lagay nyo lang dyan yung iPega 9116, okay? So, guys, itong iPega 9116, okay? Ulitin ko sa inyo, gumagana siya sa lahat ng phone except MediaTek processor na Android 9 pababa. So, kung Android 10 ka, gagana kahit MediaTek ka. Pero kung Android 9 pababa, tas naka MediaTek ka, sorry, hindi siya gagana. iPega mismo ang nagsabi nun. May issue talaga sila sa MediaTek processor na Android 9 pababa. So, ito, kung para ma-sure nyo, sabi ko, oh, sir, paano naman yung, ano, sure ba kayo na yung Android 10 pataas, gagana dyan kahit MediaTek? Oo, itong gamit ko ngayon is Mi 10T. Mi 10T to, Xiaomi Mi 10T. Okay, so Android 11 siya, dati siyang 10, nag-Android 11, MediaTek siya. So, yung Android 10 MediaTek pa siya, napagana ko siya, nalalaro ko na siya. Guys, almost, lagpas na 1 year, naglalaro ako COD, PUBG, hindi ako nababan, hindi ako nasususpend. So, sa mga nagtatanong, hindi siya na-detect. Okay, guys, ayun ang ano. So, next natin is, eto na. Once na mayroon ka na nito, kailangan mo talaga to. So, nagtatanong, sir, pwede mo mapagana keyboard and mouse kahit walang ano. Sir, pasensya na. Hindi ko alam kung pwede, pero sa tingin ko, hindi. Kailangan mo talaga ng converter. Okay? Then, explain ko na sa inyo mamaya. Then, eto, kabit natin yung keyboard. Yan, kabit natin yung keyboard. Then, itong mouse, kabit natin. Yan. So, guys, yan. So, sa box pala, nitong sa box na itong ano na to, iPega na to, is meron na siyang kasamang wire only. Ito. Yan. May kasama na siyang wire. So, micro USB lang siya. Hindi siya Type-C. Okay. Then, after nyan, ang gagawin natin is sasaksak lang natin to dito. So, guys, ito. Explain ko sa inyo para hindi na kayo mahirapan mag-setup. Although sa mga previous video naman natin, meron naman. So ngayon, ito lang. Explain ko lang ulit sa inyo para hindi na kayo magpabalik-balik pa. Di ba? Sa pagsaksak natin yan, sasaksak ko lang. Pwede siya power bank ha. Pwede siya isaksak sa power bank or kahit anong ano. Basta ako, dinediretso ko na sa ano. Sa mismong, ano ba yan? Power supply, okay? Then ito, yan. Once na okay na siya, nasaksak mo na siya, blinking yan. So, pag ito yan, ilaw rin yan dalawa. Ay, nakita nyo ang dalawa. May ilaw yan. So, ibig sabihin, connected na yung keyboard and yung mouse. Okay? Then, ito is blinking siya. Kaya siya blinking kasi searching siya. Wala pang nakakonnect na device sa kanya. Okay? So, ang gagawin natin is kukonnect tayo. Kukonnect tayo ngayon dyan gamit tong phone ko. Okay? So, yan. So, wait lang ah. Focus lang natin. Focus ko lang saglit. Yan. So guys, yan.
Shooting B3 Plus pala is nada-download yan sa Play Store. Yan, punta lang kayo sa Play Store, Shooting B3 Plus. So guys, wala akong internet. So guys, sa mga nagtatanong, yung iba may issue. Ang ginagamit ko kasi minsan pag may issue yung bagong update nila is yung lumang version. So ipapakita ko na lang rin sa inyo or isesend ko sa inyo sa link saan pwedeng umano. Tsaka nag-update naman ako if ever na hindi siya gumagana. Okay? Then yan. Shooting Plus B3, yan. Yung Shooting Plus B3 na yan, nadadownload siya. So, sa ngayon, gumagana naman yung, okay, wala namang bug, walang sira yung Shooting Plus B3. So, ayun yung ginagamit ko ngayon. Okay, so tanggalin lang natin to. Then, next natin is, paano ba? So, connect. Paano kumunik? Open lang natin Shooting Plus B3, galing Play Store na, ito yung update. Yan. Makita nyo yung version ko. Wait lang. Focus natin na. Yan, Shooting Plus B3. 0.1350. So ayun yung latest na nasa Play Store, okay? So wag na kayong maghanap muna ng iba. Yan, ayun yung latest. Magana 'yan. So ito na, next is ito, yung arrow na 'yan. Click mo lang 'yan. Then Bluetooth. Yan. So kasi connected na, so automatic na magko-connect na 'yan. Makita niyo, 'di ba? Connected na ako, PG9116. Connected. So ganyan rin naman yung pangalan kapag pagbago pa lang kayo. Ganyan rin yung lalabas na pangalan, okay? Then, sa ibang phone, may lumalabas dyan, dito sa baba, present download successfully. So, tsaka nyo lang i-back. Pagka-back nyo, ayun na siya. Okay? So, paano malalaman? Kuya, paano malalaman kung okay na siya? Kasi sa amin, minsan naglolo ko. So, ito lang yun. Open nyo yan, yung 3 dots na yun, nasa taas. Then, after nyan, testing interface. Yan. So, makikita nyo, ayun dyan na yun. Pipindutin mo yung Q, yan, ilaw siya. So, ayun yung parang testing sa umpisa. Okay? So, yan. So, working siya. Yung mouse naman, tignan natin yung mouse. Yan, gumagana siya pati yung gitna. Okay? Then back natin. So sa iba pala may floating ball. Ito 'yon yung floating ball. Yan, sabihin niyo paano alisin niyan, kuya, nakakaano sa paglalaro. Yan lang 'yan, nakita niyo na. Tinanggal ko floating ball, off niyo lang. Okay? Then sa umpisa niyan, wala pa yung games mo. Yung mga games na 'yan is yung recommended lang na ipega na working sa kanila. So paano mag-add ng games? Ngayon lang 'yan. Add preset mo lang. Then hanapin mo yung installed na games sa phone mo. Nandito lahat 'yon, 'yan. Kunyari itong Winwing 'yan, laro ko. Add ko. Then after niyan lalabas sa diyan, ayun na, Winwing. If ever na walang lumabas, refresh mo lang. Then lalabas na 'yon. Okay? Then after that, yung iba nagtatanong, "Sir, paano maglalaro ganyan ganyan? Walang lumalabas na start the game." Dati kasi, wala pang update, start the game lumalabas. Ang ngayon ang lumalabas na is edit preset. Preset. Edit preset. 'Yan. Ayun na start the game niya. Okay, so once na pinindot mo 'yan, lalabas. Do you want to start the game right away? Okay mo, 'di ba? So hindi pa tayo maglalaro, ha. So ito pala, once na 'yan, connected ka na. Once na connected ka na, makikita mo pala dito. Focus ko lang. Makikita mo diyan, 'yan. Nag-stable na 'yung blinking niya. Okay? Once na connected ka na, 'yan. So nakita niyo naman, okay na siya, gumana na siya. So ngayon, ang try natin is, nakita niyo, COD. So COD tayo, din tuturo ko sa inyo 'yung paano mag-gameplay or etcetera. Key mapping, tuturo ko na rin sa inyo. Okay, so let's go. Ayun ah. Wala ba akong nalimutan bago tayo pumunta sa game? Edit preset. Okay, then start. Yan, excuse me. Yan, nakita nyo ha? Yan, oh. Kita nyo naman. Ang gamit ko palang phone is, yun nga, yung nasabi ko sa inyo kanina. Xiaomi Mi 10T. So, yun nga. MediaTek siya, Android 11 na siya ngayon. Pero dati, dati Android ano lang siya. Yan, focus ko lang ha. Lagyan natin ng sounds para medyo ano. Yan. So guys, ayun na siya. So makikita nyo, umpisa yan. Tanggalin lang natin yan. Then guys, yan. Makikita nyo siya. Pag ginalaw ko to, yan. Gumagalaw na siya. Makikita nyo naman. Working siya. So tuturo ko sa inyo is yung key mapping. Paano siya magki-key mapping. Okay. So unang-una, punta tayo sa settings. Turo ko lang sa inyo yung basic, ha. So, settings na yung controls nyo. Yan. So, yung controls na yun is for multiplayer. Tama, kita nyo yan, di ba? So, paano nyo papalabasin yung key mapping? Key mapping natin is press F1, yan. Press F1, then yan, lalabas na siya. Di ba? Nakita nyo naman, press F1, lalabas na siya. So, paano anong gagawin natin dyan sa F1 na yan? Siyempre, una malilito ka, hindi ko naman yan. So, gagawin natin is new. Press new. Yan, yung new. Press new. Ganyan, onti lang ilalabas. Ang lalabas lang dyan is itong, ano ba to?
Yung WASD, then yung tutok sa barrel. Yan. Mamaya tuturo ko pa sa inyo ibang setup. Okay, then ito yung right click for scope. Then ito yung sa camera. Okay, then paano pag mag-add ka? Click mo lang. Kunyari, space for jump. Yan, space mo. Lagay mo sa jump, tutok mo lang. And C for crouch. Then reload for R for reload, sorry. Then 1 for slot 1 ng barrel. Then 2 sa slot 2. Then 3. Okay. Then after that, okay na siya. Nak-setup na siya. Then sa-save natin siya. Save. Then hayaan nyo na yan. Huwag nyo na i-save yan. Okay. Yan lang. Pagka-save nyo yan, okay na yan. Pag chinect nyo kasi yon, kahit sa ibang game nyo, like PUBG, siya yung nakasave sa control F1 sa control F2. Okay. Then F1 mo, ayun yung controls mo. If ever na nalilito ka, pinutin mo yung F2. Yung F2 na yan, yan. Guide mo lang yan. So, gumagalaw yan. Kasi pag yung F1, di mo tinanggal, hindi gagalaw yung mouse or yung ano mo. So, yung F2, guide mo yan. Diba? Pwede mo rin tanggalin, F2. Yan. Then, yung iba nagtatanong na yan, sir, paano naman kapag maglalaro ako ng BR? Eh, yung controls ko, MP. So, no problem. Punta ka ng BR, custom layout, F1 mo, eh yung controls mo sa MP, tama? So, hindi mo pwede gamitin yan. Ang baduy naman kung gagamitin mo pa rin to sa ano, sa, ayan, magpapalit ka na naman sa BR, di ba? So, hindi na. Ang gagawin mo is tanggalin mo yan. F1 mo ulit. Then, control F3. Or kahit ano dyan, mamili ka saan ka magbabagong key mapping. Pindutin mo yung control F3. Pagkapindut mo ng control F3, iba na yan. Nakita nyo? Iba? Iba na yan. So, inyunyun nyo lang. Ayusin nyo yung controls nyo sa BR. Yan. Sa VR na yan. Oh. Yan. Kung ano yung gusto nyong mapping. Okay? So, katulad lang kanina. Kung anong i-add nyo, anong i-ano nyo, yun lang. Lagay nyo lang. Okay? Yan. O, tapos, C or crouch. Yan. Ganun lang. So, magdalagdag-dagdag lang kayo. Okay? Then, reload sa R. Ganun lang. Then, isave mo. Okay? Yan. So, babalik na tayo. Yan. Kunwari, oh, ayoko na mag-VR. MP naman tayo. Ayan yung MP mo. Hanapin natin yun. Saan ka ba na-save yun? So, try natin sa control F1. Kung nandiyan ba yung MP. Ayan. Control F1 yung MP mo. So, tatandaan mo na lang is control F1 yung MP mo. Then, tanggalin mo ulit yan. Eh, okay, VR naman tayo, VR. Then, punta ka VR. So, pag in-F1 mo, hindi yan yun. Pang MP mo yan, di ba? So, ang gagawin mo, control F3. Dahil doon natin sinave yan. Control F3. So, paglabas nyan, ayun yung pang VR mo. Yan. Ayun yung pang VR mo. Okay? So, tatandaan mo lang paano mo sinet. Control F1, control F3. Okay, kahit control F2, F3, F4, F5, kahit saan mo iset yung ano mo, gagana yan. Okay, then save, then okay. Punta tayo ng MP, okay. Sa confirm natin, laro tayo MP, multiplayer. So may tuturo ako sa inyo, huwag tayo dyan, may ano dyan eh, maraming naglalaro dyan. So hardpoint tayo, then yung map is, yung wala masyado naglalaro, para hindi tayo maboset. Yan. So guys, yan ha. Nakita nyo naman, working siya. So yun nga. After nyan, ituturo ko sa inyo is yung recoil reduction. Yan guys, di ba? Kung hindi nyo natatanong, may recoil reduction tong IPEGA na to. Malupit to eh. Yan. Isusum ko lang onti, ha? Para, yan. Huwag kayong mano. Isusum ko lang onti. So ituturo ko sa inyo yung recoil reduction, guys. So, ayan. Kita nyo. Or, ano ba to? MP ba itong naano ko? Ay, hindi pala to MP. Control F1 natin. Yan, MP. Yan yung pang MP natin. Okay, nakita nyo. Yan, nagpapalit, palit. 3, 4 bomb. Ay, nilagyan ko ba yung bomb? O, yan. 3, 4 bomb. Yan. Okay? So, nakita nyo siya. Working naman siya. Yan. Tanggalin lang natin yung mic. Mukhang naririnig ako nito. Yan. Okay. So, ang sabi ko na eh, naririnig ako. So, yan. Nakita nyo. Gumagana siya. Saka lang, na-distract ako dito sa kalaro ko eh. So, tuturo ko na sa inyo yung recoil reduction. Makikita nyo yan sa F3. Pindutin nyo yung F3. Yan. After nyo yung F3, ay yung recoil reduction. So, nakita nyo, settings of gun lowering parameters. Okay? So, yan. Nandyan yung mga barrel. So, kapag F4 mo yan. Sa F4 mo, itong M416, ayun yung mga assault rifle. Pwede mo ibayin yan. So, sa AK-47, itong AK-47 na pindutin mo. Tapos, kung ano yung gamit mong
scope. Kunyari red dot 125 siya. Yung 2 sight yung 1.5. Tapos itong 3 sight yung 3 times, tapos 4 times, then yung 6 times sa ano na yan. Ano pa to? Yung sa sniper na yan eh. So dito tayo sa sabi natin red dot yung ginagamit mo. Save mo yan. Yan, okay? So F4 natin. Yan, nakita nyo? F4, yan, may lalabas. Switch to mode gun lowering. Okay, so cancel muna natin ha. Escape natin, escape. Escape natin. So maka-cancel lang. Cancel na gun lowering. Papakita ko sa inyo yung alog ng baril ko. So yan, papakita ko sa inyo yung alog ng baril ko ha. Yan, nakita nyo, umaangat. Naka-hold lang yan ha. Nakita nyo yung, so yan, papakita ko sa inyo ulit. Yan, ipindutin ko lang. Yan. So, gagamitan natin ng F4. Yan, gamitan natin ng F4. Tutok natin. Hindi na siya umaangat. Nakita nyo? Hindi na siya umaangat masyado. Diba? Oh, ito yung mouse ko ah. Yan, papakita ko sa inyo yung mouse ko. Pipindutin ko lang siya. Para malaman nyo na ano. Yan, ito yung kamay na pampipindot ko. Yan, para makita nyo na hindi ko ginagalaw. Diba? Nasa isang lugar lang siya. Kakancel ko. Guys, kakancel ko siya. Yan, cancel ko siya. So, itututok natin ulit. Pindutin ko lang ha. Makikita nyo gaano siya kataas. Diba guys? So, yan. So, siguro hindi naman siya cheat. Siguro, perks lang nung ginamit mo to. Diba? So, F5, ganun din. Medyo maangat. So, F4 ang gagamitin natin. Diba? So, ganun lang guys. Sa mga gusto maglaro, ilalagay ko lahat yung siya sa Shopee or Lazada, yung mga description nito, yung link kung saan kayo bibili, okay? So, yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta hanggang ngayon. So, please guys, subscribe kayo guys para naman wala na pala akong bala. Subscribe naman kayo para dumami tayo. Road to 10K na tayo guys, para sa inyo. Salamat ulit. Hanggang doon na lang guys. So, thank you, ingat, keep safe. Yung ibang request nyo, pasensya na, hindi ko pa rin nagagawa. Pero ngayon, gagawin na natin yan. Okay, next natin siguro nito, after nito, gagawa na kagad ako isang vlog for Sausage Man. Yung bago, paano i-download, then lahat. Paano i-download, anong gagawin, saan i-download, okay? Then key mapping rin. Guys, thank you so much sa support. Maraming salamat. Mwah!